Hello po mga ka-battery master, magandang hapon po sa inyong lahat. So pasensya na kayo, ngayon lang tayo uli nakapag-upload ng video. Busy lang po sa mga nakaraang buwan. So ngayon ang topic natin ay itong Neil Battery. Hindi po ito brand ng Motolite. Sa Neil Battery po ito, in short other brand. So ngayon ang pag-usapan natin ay i-check po natin ito kung okay pa ba itong battery na to. Kasi po may customer akong bumili ng ganyang size, ganitong size po, 3SM din. Bumili siya ng Enduro 3SM. Ay di ko po malaman kung anong dahilan niya, bakit niya ito sinaswap or tinitrade-in. So sa palagay ko parang okay pa ito, kasi po kung mapapansin ninyo, bagong-bago po siya, oh. Makintab pa siya, oh. Bago pa siya tingnan. So ngayon i-check natin kung ano nagiging status nito, kung okay pa ba o hindi na. Okay? So buksan natin yung takip niya. Ito po, buksan natin. Check natin para malaman natin kung ito ay okay pa ba. Ayan po. So pag check naman yan ay kuha kayo itong tinatawag na hydrometer po ito. Hydrometer po ito, ang kanyang itsura ng hydrometer. Panukat po ito ng tubig nasa battery, okay? So pag check naman dyan ay kahit saan po kayo mag-una, dito ba kayo sa positive, ito po yung positive, yan ang positive, ito po yung positive. Ayan, may sign plus po siya, negative na po dito sa dulo. Ayan po, dun po ang puta sa dulo ay negative yan. Kasi po, ang ano dyan, alternate po eh. Dito, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Ganyan po yung ano dyan, sistema. Okay, so check natin dito una sa positive. Kung mapapansin ninyo, ang tubig niya ay nasa puti po, nasa puti. So ang number po niyan, sukat niyan ay 1250. Ibig sabihin po pag 1250, may gravity pa ang tubig ng battery, okay? So malakas pa yan, may gravity. Kasi kung dito yan sa pula, ang tubig niya nasa pula, ibig sabihin lubat po, lubat lang po ang battery niyan. Pag dito naman sa green, fair, ibig sabihin okay lang, fair. Green at puti, okay lang yan sila. Pag nasa pula, lubat ang battery, okay? Pinagaw ng butas po yan. So pangalawang butas tayo ito. Ayan, kung mapapansin nyo, parehas din. 1250 pa rin yung kanyang sukat ng tubig. Okay? So, pangatlong butas. Ayan, parehas pa rin. 1250. Ay, hindi po. Konti lang diferensya. 1250 na rin po yan. Okay? So, okay yan. So, pang-apat na butas tayo. Ayan, 1250 pa rin siya. Nasa puti pa rin yung sukat ng tubig. Okay pa rin po yan. Okay. Pang-limang butas tayo. Ayan. Same pa rin siya. 1250 pa rin ang sukat ng kanyang tubig. Okay. So, okay po yan. So, pang-anim po tayo na butas. Ayan po, pang-anim na butas tayo. Ayan po, okay pa rin po siya. Bumaba siya ng kaunti, nasa 1250 na mahigit. Nasa green na po ang sukat ng tubig. So, okay pa rin po yan. So, so far, wala tayong nakitang sira na butas.
sa battery. So, ibig sabihin, malakas po ang tubig ng battery. Eh, gravity pa po. So, tatakpan nyo na po siya kasi masama po pag nalalanghap natin yan. Chemical battery solution. Okay? So, tatakpan lang natin. Then, katapos ay i-check po natin. Gamit tayo ng tester. Ito po ang tinatawag na tester. Okay? Iti-test natin siya kung ilang voltahe po itong battery na to. Itong ano po, itong itim dito po natin ilagay sa ano po, sa negative. Negative po siya ilagay kasi may sign siya na minus, negative po 'yan. Okay, so dito naman sa kabila, sa positive po itong kulay pula. Okay, 'yan. So ngayon, kung makikita ninyo, ang voltahe niya ay 12 volts po siya. Ayan po, 12.1 voltahe po siya. So ngayon, para makita natin kung malakas pa talaga yung battery na yan, so ilo-load test natin siya ng itong araw na ito, ilo-load test natin siya dito ng 200 amperes. Kung hindi man 200 amperes, kahit 150 amperes lang dyan sa gitna, 150 amperes na po yan. Kasi itong 3SM po na battery, ang katumbas nito 200 amperes po dito sa pag ilo-load test natin. Kasi 3SM battery po ito, 70 amperes po ang sukat ng battery na to. Okay? So ngayon, ikutin natin ito, load test natin. Ikutin natin siya. Yan. Natin ang mga 150 amperes. Yan po. Yan, kay 200 na po. Kasi ito, pagbabagsak ito sa 10, ito, ibig sabihin, lupat, ano siya, sira na. So, hindi po siya sa bagsak sa 10, nasa 10 volts pa rin. So, malakas po ang battery. Okay? Malakas po yung battery na to. Wala po tayong problemang nakikita. So, tanggalin na natin. So, sayang po itong sinoswap sa may-ari. Sayang na sayang po ito. Okay pa po ang battery niya. Okay? Malakas pa po. So, yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo. At maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At marami pa po tayong i-upload na video regarding sa mga battery technologies. Salamat po. Bye-bye.